at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inakoniyat hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalaw naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 ng ikalawang buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin.
dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-anim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawi ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningninga ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman, ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animo'y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkaing bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nagutos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon bumabagsak. Sa palibot niyong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesu Kristo upang
sa tao. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang pagkakasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatukan sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit may binhing nalaglag sa mabuting lupa. At ito ay nag-uhay. May tig-sasandaan, may tig-aanim na po, at may tig-tatatlumpong butil ang bawat ukay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sinabi ng ating Panginoong Jesus dito sa ating Ebanghelyo, ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-ukay, may tig-sasandaan, may tig-aanim na po, at may titig tatatlumpong butil
ang bawat ukay. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus? Kung ang mabuting balita, kung ang lahat ng itinuturo ng ating Panginoong Jesus ay ating iniintinding mabuti, at ang lahat ng ito ay tinutupad natin sa ating buhay ng walang pagkukulang, habang nabubuhay tayo sa lupa, ang ating buhay magiging mapayapa, magiging maganda, magiging maayos, at magiging angat na angat sa lahat ng paraan. At pagdating ng ating kamatayan, tayo ay tatanggapin kaagad sa langit. Makakapiling natin ang Diyos nang walang hanggan. Yan ang magiging mangyayari sa atin kung tinutupad natin ang lahat ng itinuturo ng ating Panginoon, ang lahat ng mabuting balita ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa bundok, habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umanin ang bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kami na makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itinanim sa aming mga puso. Hinigiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aahin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga pag-aakin na ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang akin na hantungan ng tanat. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan na gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambakin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawa na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong
daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo,
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa aming kaloob
at pagsasalong wala. Pagsasalong walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo na kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At magpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Kumayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.